Sa pagkakaputol nga po mga idol ng Golden State Warriors sa kanilang lose streak ay pinahanga rin naman nga dito ni Jordan Poole si Stephen Curry. Yan nga ang ating unang pag-uusapan ngayon na sasamahan ko na rin ng mga NBA games ngayong araw at ang balitang nakasama na nga po si Kevin Durant sa MVP race. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang opisyal na nga pong out ngayong 2022 si Anthony Davis at ang naging laro ng Lakers kontra sa Washington Wizards. Sa wakas mga idol, naputol na nga po ng Golden State Warriors ang kanilang 3-game loss streak matapos silang manalo sa kanilang laban ngayong araw kontra sa Toronto Raptors sa score na 126-110. Bali, simula nga po ng umpisa hanggang sa pagtatapos ay dinumina nga talaga ng Warriors ang kanilang laban, sadyang mas madami lamang nga silang nagawang pagkakamali dito. Ngunit kahit man nga ganun, nagawa para naman nga nilang tambakan ng Raptors sa pangunguna ni Jordan Poole na sobrang nag-init ang kanilang laro matapos siya ditong magdala sa kanyang career high na 43.6 assists sa kanyang 14 out of 23 shooting. Kaya marami nga po sa kanyang mga teammates at coaches ang natuwa sa kanyang ipinakita, maging si Stephen Curry nga po ay sobrang napabilib niya. Pero hindi rin naman nga nagulat dito si Curry, gayong simula nga po nang mawala siya sa lineup ng Warriors ay inaasahan na nga niya na mag-i-step up dito si Jordan Poole. Habang dumako naman tayo sa mga laban ng NBA ngayong araw, December 19. Uumpisan nga natin yan sa pag-upset muli ng Orlando Magic sa Boston Celtics sa score na 95-92 sa pangunguna ni Paolo Banchero na nagtala ng 31 points. Tinalo rin naman nga po ng New York Knicks ang Indiana Pacers sa score na 109-106. Tinambakan rin naman nga po ng Minnesota Timberwolves ang Chicago Bulls sa kanilang game 150-126, habang nakapag-comeback na naman nga po muli ang Brooklyn Nets sa kanilang game ngayong araw kontra sa Detroit Pistons sa score na 124-121. Salamat sa naitalang 38 points ni Kyrie Irving at 43 points naman ni Kevin Durant. And speaking of Kevin Durant mga idol, dahil nga po sa maganda ang ipinakita nito sa mga nakalipas na laban ng Nets ay tuluyan na nga po siyang nakapasok sa top 5 sa karera sa pagiging MVP, sunod kina Ja Morant ng Memphis Grizzlies, Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at Jason Tatum ng Boston Celtics. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out na nga po ngayong 2022 si Anthony Davis. Bago pa man nga po magsimula mga idol ang laban ng Lakers kontra sa Washington Wizards ay inanunsyo muna nga po ni Shams Charania ng The Athletic na mawawala si Anthony Davis ng at least isang buwan sa Lakers matapos siyang magtamo ng injury sa kanyang kanang paa. At dahil nga nasa dalawang linggo na lang tayo at magtatapos na ang 2022 ay magkakasigurado nga tayo na tuluyan ang out ngayong taon si Anthony Davis, at inaasahan na nga po na sa darating na January 2023 pa natin ito sunod na makikitang maglaro sa loob ng court. Pero kahit man nga na wala si Davis sa lineup ng Lakers, nagawan para naman nga nila ng paraan para manalo sa kanilang game kontra sa Washington Wizards. Salamat sa isa na namang magandang laro na ipinakita ni LeBron James. Nag-step up para naman nga dito ang kanilang player na si Looney Walker. Bale, kahit man nga po sinubukan dito ng Wizards na makahabol sa pangunguna ni Kuzma, ay parati naman ngang merong sagot sa kanila ang napaka-agresibong Los Angeles Lakers. So that's it for today's short video mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. I-follow, bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lamang mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Shoutout sa lahat.